Hello mga Bishi, magandang araw sa lahat. Welcome to my channel guys. Ngayon guys, gusto kong talakayin sa inyo paano nga ba ang buhay ng isang kasambahay sa abroad. Ayan guys, ang kasambahay ay isa sa pinakamababang antas ng OFW dito sa abroad guys. So pinakamababang antas ng OFW. But bakit kaya marami pa rin nagtatrabaho dito sa ibang bansa as kasambahay guys? Una, dahil syempre mababa yung sahod sa Pilipinas. Kung sa Pilipinas yung kasambahay yung pinakamataas na is 5,000 a month, right guys? But dito sa ibang bansa, yung pinakamababa na siguro is nasa 17,000. Kaya ganun, kahit na malayo sa pamilya, nangungulila sa pamilya, mas pinili pa rin na mangibang bansa para makaahon sa hirap. So ayan, isang kasambahay. Nung una pa akong dumating dito guys sa Malaysia, syempre, nanghuhula tayo kung ano nga ba yung ugali ng amo natin. Mabait nga ba? Or minsan sinusumpong ng, syempre, may ibang mood din. Kaya, hindi natin maintindihan minsan guys. Yung pinaka-importante na lang ay hindi nananakit at hindi tayo pinagugutuman guys. So, kahit na minsan, tinatarayan tayo ng amo natin. Hindi naman natin maikaila yan dahil minsan din mayroon tayong pagkakamali as kasambahay. Wala namang taong perfecto guys. So, ako sa totoo lang guys, mag-aapat na taon na ako dito. Yung nagagawa ko lang kasalanan dito is kapag namamalansya ako lagi kung nasusunog yung damit ng amo ko. Yung mga dress ng amo ko is karamihan sida, guys, yung tela. Ayan, minsan nakakalimutan ko talaga ilagay sa luhit yung plancha, kaya ganon. Ayan. Siyempre, pag nagkakamali tayo, makakarinig talaga tayo ng salitang hindi natin. At inaasahan naman natin na maririnig natin yan dahil sa may nagawa nga tayo. Pero, kahit na ganun guys, tanggapin natin kasi mali tayo, diba? Ang importante guys, kahit na anong sinasabi sa atin, hindi tayo sinasaktan ng physical na pananakit. So ayan, sa akin, ilang beses na ako nakasunog guys ng dress ng aking amo. Ayan, sinasabi niya lang sa akin na mahal yan. Sinasabi niya sa akin yung amount ng pagkabili niya ng dress na yan. Alam ko naman mamahalin guys, pero hindi naman natin talaga maano minsan, nagkakamali talaga tayo. So ayan. Tapos, siyempre buhay, kasambahay. Hindi natin hawak yung oras natin, guys. Kahit tulad ko, dalawang batang maliliit yung aking alaga. So, syempre, kapag gising yan sila, kahit nasa gabi, kahit na gising pa yan sila, kahit na gabi na, syempre, hindi ka pa pwedeng matulog dahil asikasuno pa yan. Antay mo muna matulog yung mga bata na yan, saka ka rin makakapagpahinga. At saka, minsan din kapag nagpapahinga ka, tapos bigla silang gustong pumunta ng kubeta, syempre guys, talagang gagawin mo yung dapat mong gawin. Ayun nga guys, ang mahirap kapag mayroong bata. Kasi, mas madali ang trabaho kapag walang bata guys. Kapag malalaki na yung mga alaga, mga tao sa bahay. Kasi pagkatapos mo ng trabaho, pwede ka na makapagpahinga. Wala nang istorbo sa pagpapahinga mo. Ayan. Kaya yan guys. Pero,
kahit na ganun guys, yung kasambahay ay mas pinili ko na rin maging ganito guys, kasi libre lahat, yung shampoo, sabon, sanitary napkin, lahat, personal needs, libre lahat guys. Libre pagkain, libre tirahan, libre lahat. Wala ka ng gagastusin para sa sarili mo. Yung pera mo, buo mong matatanggap. Ayun nga lang guys. Ayun nga lang, medyo mahirap din guys, kasi sa kaso ko, hindi pa ako nakapag-day off ni kahit isang araw guys. Hindi pa. Dumating ako dito 2016, hindi pa uso yung day off guys. Cellphone, inallowed ako ng amo ko, nag 3 months na ako. Tapos yung day off, wala talaga. Nung natapos ko ng kontrata ko ng 2 taon, pina-extend niya ako. So nag-extend ako kasi tinaasa niya yung sahod ko. Pero sinabi niya sa akin na wala talagang day off guys, kasi hindi niya kayang alagaan yung kanyang mga anak. So syempre kailangan natin ng pera, di tinanggap ko na lang yun kahit na walang day off. But ngayon guys, parang naisip-isip ko, kasi sa ngayon guys, yung lunga yun dito sa pulo ng Malaysia, kung wala kang day off, kailangan magbayad yung amo mo ng 65 ringgit per Sunday. Every Sunday kailangan magpahinga. So, kapag nagtatrabaho ka pa rin, kailangan babayaran na yan ng amo mo kasi araw na ng pahinga yan. Pero sa akin guys, walang bayad yun. Direklamo ko na yung amo ko dati. Sabi niya, kasi malaki na yung sahod ko. Kaya, hindi na siya magbabayad ng oras araw ng day off. Kahit na nagtatabaw pa rin ako, hindi na siya magbabayad guys, kasi malaki na daw yung aking sahod. Pero kinompute ko guys, yung sahod ko nga is 2,000 ringgit is kung ikukumpara sa mga bago ngayon, yung mga bago ngayon is 1,680 plus 65 ringgit per Sunday. Mas malaki pa nga minsan yung sasahurin nila kaysa sa akin, kasi minsan sa isang buwan nakalimang Sunday guys. So kay count mo yan, mas malaki pa yung sahod nila kaysa sa akin, na yun sila regular, bago pa, at saka mayroong day off. Kung walang day off, may bayad. So ayan guys, ayan, pero syempre tiis-tiis na lang tayo guys. Next year malapit na rin matapos yung another 2 years ko na extend. So hindi ko alam hindi ko alam guys kung mag-extend pa ako ulit or hihingi na ako ng condition na kung walang day off, di ayoko na. Guys, importante talaga may pahinga. Kahit na hindi ka lalabas sa araw ng day off mo, ipahinga mo yung katawan mo. Pinaka-importante talaga guys, may pahinga. Kasi kahit nga guys, yung mga makina nasisira pa, kasi diba, tayo pa kaya ang tao lang. Dapat din may pahinga yung katawan natin. At saka guys, naisip-isip ko, mas kahit na gaano kahirap, kahit na gaano kadami yung trabaho mo sa buong 6 na araw, pag sa 7 araw makalabas ka, makapagsimba, makapagbanding-banding sa mga kaibigan mo, parang mawawala yung stress, 'di ba? Nawawala yung pagod, yung pagod ng katawan mo, marirelax kasi nga makakalabas ka kasama yung mga kaibigan mo, guys. So ayun. Kaya ayan guys, yung buhay ng kasambahay dito sa Malaysia. May mahirap po nga, mahirap as in syempre malayo sa pamilya, pero wala tayong magagawa kasi ito yung trabaho na pinili natin. At saka kung doon sa tayo sa Pilipinas, kunti lang yung kita, hindi kasya sa budget para sa 4 na anak guys, at single mother na tulad ko. So ayan, tiis-tiis na lang muna tayo hanggang sa makaahon sa kahirapan. Ayun guys.
Mas sa akin sa para sa akin mas okay yung kasambahay kaysa guys sa labas, kasi yung sa labas nagtatrabaho, nagre-rent pa sila ng bahay, yung kuryente nila, pagkain nila, pamasahe nila araw-araw. Yun nga lang, malaya sila pagkatapos ng trabaho, wala na silang trabaho, malaya na yung hawak na nila yung oras nila. Unlike sa mga kasambahay na kahit tapos na ng trabaho, ayan, kung anong oras na tatawagin ka, kailangan ka ng amo mo, syempre, go ka pa rin kasi may trabaho pa. So ayan guys, yung maisi-share ko sa inyo sa isang buhay, kasambahay dito sa ibang bansa. Mahirap na masarap. Yan guys. So, sana sa mga bago dyan na gusto ding mangibang bansa, pag mayroon kang tibay ng loob, magagawa mo lahat, tiisin. Tiisin at saka yung mga pangarap mo, isipin mo lang yung kung anong gusto mong mangyari sa buhay mo, matitiis mo talaga lahat ng kalungkutan, pangungulila mo sa pamilya, matitiis mo yan lahat. Basta isipin mo lang na ginagawa mo to para sa pamilya mo, ginagawa mo to para sa kinabukasan ng mga anak mo. Go lang ng go, guys. Importante, hindi tayo sinasaktan ng amo natin. Walang problema yun, guys. Ayan guys, so ayan yung maisi-share ko sa inyo guys. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. At sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, please subscribe and then press the bell button para ma-notify kayo guys sa mga susunod ko na videos. Maraming salamat. Hanggang sa muli.